Yoke is easy. And my burden is light. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ni Lord na muli na aming pagbubulay-bulayan, aralin. Para saan, Panginoon, ang pagiging humble, Panginoon, meekness, we pray na magpalain yung bawat isa. Matuto kami, Panginoon, sa gitong trait na alam naman namin na importante. Ito po'y pinipeke ng iba, but ito po'y naway maging totoo sa amin, maging humble kami, especially sa harapan nyo. At kahit sa lahat ng tao, Panginoon, Lord, po'y naintindihan namin ang aming lugar. So I pray na kayo pagpalain nyo po kami, Lord. Ito po. Ay handa ang aming puso at isipan, Panginoon, at pausapin niyo, Lord, kami ngayong maga, Panginoon. Kaya manulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Sabi niya dito ay, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. So, mayroon akong message niya dito dati, pero nag-focus kami sa learn. Pero ngayon, dito sa katangian ng Panginoon mismo na siya ay humble pala. Eh, siya pala yung Panginoon, tas humble siya. Eh, di ba yun? Pwedeng-pwede yun. Okay? Ang title po nito is Blessings to the Meek. Blessings to the Meek, subtitle, Humility as One Great Trait. Sabi, napakaganda mayroon tayo nito. Amen? At dapat mayroon tayo nito. Ayoko ng mayabang. Sino gusto yung mayabang? Uy, mayabang yun. Gusto ko dun. Kay Duterte, kay... Dati si Pacquiao, mayabang din yan eh. Ngayon, lalo na. Diba? Kasi Kristiyano na daw eh. Kaya, sino gusto, may kaibigan ba kayo mayabang? By the way, yung yabang kasi, ano na yan eh. Minsan, ina-accuse yan kahit sino, kahit hindi ka mayabang. Mamaya, madadaanan natin yan. So, yan. So, gusto natin humble people. Yung kababaang loob ay madalas pinipreach nga yan. Kaya hinahanap ko nung kagabi, kailan ba ako huling nag-preach about humility? Hindi ko makita, hindi ko alam bakit, baka hindi dito. Baka sa Mother Church pa. Pero ito, kailangan natin to. Actually, na-inspire tong message kasi nga si Rain, nasa muta ko si Rain eh. Buong hapon at gabi. Kasi nga sabi ni Ma'am, napakamahiyain daw. Naalala ko yung sarili ko dahil ganun din ako dati. Tama ba di? Ako lang nag-isabi. So, mahiyain din ako dati. Ano pa ako, may pagka, ang tawag dito? Introvert. Alam niyo, introvert. Gusto ko lang kausapin sarili ko. Pwede ba kausapin sarili mo? Ganun ako. Naalala ko, pag may bisita kami, nagkatago ako eh. Ganun ako. Kasi parang, ewan ko, hindi ko maintindihan dati nga. Pero nung sa church nga lang ako medyo na-develop kasi nga nakaka-relate ako. So nga sabi ni Pastor, salita ng Diyos. At sa ito nga, sa pagsalita ng Diyos, pag-uusapan, lagi ang bida dito hindi mayabang, baliktad. Yung mga humble ang bida sa Bible. Makikita natin ngayon yan. And then, ito yung interesting. Kahit yung mga tao hindi humble, pansinin nyo, ano ginagawa nila? Kunwari, humble sila. Diba? Naalala nyo yung ano natin sa... yung lesson natin na about Christianity. So, bakit ang dabis ang Christianity? Kasi, kahit sabi natin, dami ng peking Christian eh. Still, pinipeke nila. Ba't nila pinipeke? Ba't sila nagumagaya? Diba? Kasi, may nakita sila about Christianity, about Jesus, na napakaganda at di nila may tatanggi yun. Kaya, gagawin nila kahit di sila ligtas, nakikiano sila, diba? Nakiki-Christian din sila. Katulad yung mga pastoro na yan. Diba? Kaya, huwag tayong maging fake, yung tunay na tayo. Yun yung aralan natin ngayon. So, yung title nito ay Blessings to the Meek. Para may encourage tayo maging humble. Hindi natin gaya yung mayabang. Eh, parang ganda nung maging mayabang kasi ikaw lagi napapansin, ikaw lagi yung bida, ikaw yung ganyan. Itingnan natin, mas maraming blessing ang mga humble. Amen? So, number one, actually, dami nito yun. Kasi rin yun. 2 pages. Kaya umpisa natin agad. Okay, so number one ay babalikan natin itong text natin mamaya. So number one, ano yung mga blessings ng, sinong gusto ng blessing? Ano ulit yung blessing? Inigo? Ano yung blessing? Ano mga bagay na pangit ba yan o maganda? Matutuwa ka ba pag may blessing ka? O syempre, yun eh. Ba't hindi na lang ano, pera or something?
pansinin yung mga Kristiyano, ganyan laging terms. Blessing ang tawag nila pag mayroon silang nagka, uy, may blessing ako kahit sumweldo ako ngayon. Eh, talaga namang normal na yan, di ba? Hindi pa rin yung iba. Bigla na lang gasarado yung kumpanya. May mga ganun. Di ba? Tulad yung pandemic na yan. Dami na walang trabaho. Sinarado kasi, di ba? Inaasahan mo na yun. Kala mo, diba? Nag-uumpisa ka, may restaurant ka. Di ba? Biglang nawala. Kaya yung pagpapatuloy ng trabaho, blessing yan. The fact na yan ay nagpapatuloy. Amen? So especially, yung mga talagang dumarating, hindi mo inaasahan. Sabihin nyo, diba? Uy, blessing. Ito, blessing din sa amin to, mga bisita. Pag may bisita kami, masaya kami. Kasi nga, ibig sabihin, buhay ang gawain. Ibig sabihin, may iba na namang, kung may umaalis, ayaw nila salita ng Diyos, eh, wala tayong magagawa doon, diba? Pag may bago ngayon, may hope. Ibig sabihin, ito, kung ayaw nila, meron ditong bago na I hope and pray na mas ano, lalapit sa Diyos. Kasi yun naman dapat natin gawin talaga, amen? So, kaya, aralin natin ito, mas maganda maging humble, okay? So, number one, ano yung merong blessings yung mga meek, yung mga humble? Paulit-ulit, actually, binawasan ko na nga ito kasi nga, paulit-ulit eh. Ang daming blessing na meek. Number one, dito tayo sa Psalms. Sabi dito, the meek will he guide in judgment. The meek he shall teach. The meek will he teach his way. Ano yung sabihin nun? Yung mga humble daw, pag sinabi palang meek, ito yung mga hindi nga mayabang, di ba? Yung gusto mo, hindi ikaw yung nagpapapansin. Gusto mo, hindi ka makapansin masyado, di ba? Pag inutusan ka, natulog yan, salamat mo mga okay itong crowd natin ngayon, walang maingay. Yan ang gusto ko. Kasi lahat kayo matututo kasi kahit yung mga gusto makinig, nakakapakinig kasi walang maingay, di ba? Mayabang yun, alam nyo ba yun? Yung mga maingay. Gustong sabayan si Pastor. Ako din, huwag ka-preach. Ba't huwag ka dito, di ba? Okay? Yung mga bata, okay lang yan. So, ngayon, sino daw yung masarap turuan? Gusto mo ba yung kumukontra? Hindi ganyan yan. Ay, mga bata pa, di ba? Kumukontra na. So, ang hirap nung. Ang unang blessing daw ng mga meek, yung mga sumusunod, yung mga humble, hindi mayabang, ikaw yung unang i-guide. Okay, guidance, number one. Kasi yung iba, bibigyan mo ng guidance, hindi makikinig. Next time, di mo na rin i-invite kasi ayaw naman, di ba? Yung basa atin dito, may pinaulit namin, invite natin, punta kayo sa church. Ayaw talaga, di huwag. Kaya magagawa, di ba? Pero sino yung mga, kasi alam nyo, kaya kayo pupunta sa church, kailangan ko yan. Di ba? Bata pa ako, kahit matanda na ako, kailangan ko ng guidance. Men, at kung hindi mo na kailangan ng guidance, lalo mo kailangan ng guidance kasi hindi totoo yun. Kailangan mo pa rin yan. Men, kahit ang tanda mo na, eh paano yung mga anak mo? Tsaka ikaw mismo, alam, hindi mo alam lahat. Amen? Walang taong alam lahat. Kaya nga, nagsasubmit ka sa authority ng church. Dito ako sa church, dito ako matututo pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya, number one, pag ikaw meek, ang dali mong turuan, gusto kitang turuan, gusto kang i-guide ng Diyos. Amen? Linaw dyan. Guide, alam yung guide. Mga bata, baka hindi naintindihan. Pag sinabing guide, yung... Ngayon, no, halika dito. Gagabayan. Wala, si Noynoy. Salamat dito, si Noynoy. Nakapaa ka. Okay, hindi ka naman kita sa camera. Kunwari, si Noynoy, anak ko, di ba? Ayan. Dito tayo, Noynoy. Kunwari, gusto mo dun. Bilis. Ayan. Hindi, huwag ka dyan. Dito tayo. Ayan. Mapahama ka dyan. Di ba? Dito lang tayo. Okay na, salamat. Ito yung sabihin ng guide, di ba? Ay, parang gusto ko dun. Kaso, wag dyan. Magagabayan ka ng Diyos. Saan madalas napapahamak yung mga young people? Yan, madalas sa love life, di ba? Sa ano pa? Yan, sa mga pinapanood nyo, pinopost nyo, social media, especially yan nga, sa love life. Akala mo siya na, alam mo lang yun. Di ba? Masaya tayo kahapon, nandito si Nani. Ang dalawang barkada, di ba? Nakakapanghinayang yung ganun pag nawala sa church. Di ba? Kasi dito ka magagabayan. Kasi hindi mo nga alam lahat.
Eh, paano ko sinuwi na yun? Tigas ng ulo. Halika dito. Ayoko. Eh, di sige, dyan ka na. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Napansin nyo ba yun? Ganun ang Diyos. Pag isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ayaw mo pa rin. Hayaan ka na dyan. Hayaan ka na magka-problema. Sana ma-realize mo yung mali mo. Ganun ang Diyos eh. Kahit yung mga anak natin, ganun. Pag medyo may mali ko talaga, except yung mga medyo mali, talagang kukunin mo yan, di ba? Pero yung mga medyo lumalaki, yung makinig, hindi siya mag-guide. Okay, so number one, bilis ako to kasi madami. Obvious naman yun. Basahin na natin sa Psalms 45. Ganun din po to. Sabi dito is, the four, and in thy majesty, ride prosperously because of truth and meekness and righteousness. And thy right hand shall teach thee terrible things. Okay, yung terrible dito, hindi ito yung nakakatakot, ha? Actually, nakakatakot pala, pero dito yung, pag sinabi kasi sa panahon niya, pag terrible, parang pangit, eh. That's terrible. Yung sabihin ng terrible, nakakatakot. Diba? By the way, hindi ko nabanggit kanina, isa sa mga meaning ng meek, yung may takot ka, diba? Katulad nga, yung mga bata, bakit hindi ka bastos? Kasi alam mo, mali yun, eh. At pag bastos ang bibig mo, kung matinuo yung magulang mo, papaluhin ka na naman. So may takot ka, di ba? Magka, ano yan eh, magkasama yan. Yung fear of the Lord, tsaka meekness. Ganon din sa mga bata, pag yung bata ay may galang sa magulang, takot yan. At siya ay, hindi siya magmamataas. Sasagutin mo yung magulang mo. Masama yun, di ba? So, kaya sabi dyan, yun, thy right hand shall teach thee terrible things. So, kasi nga, sila ay sumusunod. So, madali silang i-guide. So, number two blessing ng meek. Psalms pa rin tayo. Ano ba? Balik tayo dito sa 37. Kayo naman pa magbabasa. Ready? Go. But the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. Ano ba yung blessing ng ano dyan, ng meek? He shall inherit the earth, di ba? Yun din sinabi ng Panginoon. Sabi sa binasa natin kanina, sa Beatitude, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pareho, di ba? Ano sabihin ng inheritance? Mana, di ba? Ano yung mana? Sino may mamanahin dito? Yan, sina ano, yung mamanahin yan. Bahal sa, alam, Fibad, gusto pang bumili ng ano. Anyway, pag sinabing mana, baka hindi nyo alam mga bata, ibig sabihin, pag namatay yung magulang nyo, kahit hindi pa namatay, yung iba pinapamana yung mga ano, di ba, minsan? Yung iba kasi nakakabili ng ano, pag may pera, bibili yan ng mamahaling ano, hindi naisira basta-basta yun, gagawin nila, papamana. Yung damit, pinapamana rin yan, kaso naisira agad yan, di ba? Di ba, pinapamana yung relos, di ba? Pero pinaka talaga yung real estate, di ba? Yung mga bahay, lupa. Kaya dyan doon, daming ano eh, no? Pero, at bakit earth, but hindi heaven? Alam nyo ba, saan tayo mananatili pang habang buhay? Ha? Sa langit, di ba? Pero actually, pag tinignan mo pa sa Bible, yung new heaven and new earth. So, ito daw ay babaguin, i-renovate yung mundo. Tapos dito rin pala tayo titira. Okay? So, hindi na, ibang earth na yun, hindi na ito yun. Wala nang kasalanan dun. Pero sinasabi dyan eh, kamaya pumunta tayo salvation. Pero sinasabi dyan, pag ikaw daw, sino yung gusto mong pamanahan? Ha? Sino yung gusto mong pamanahan? Kung na ikaw, may pera ka talaga. Eh, mamatay ka naman. So, yun yung papamanahan mo. Tsaka yung mabait, di ba? Gusto mo ba yung mayabang? Alam nyo po, ganito yung mga bata, pag namatay yung magulang nyo, kato, ito, meron kami, binabayaran pa namin ito eh. Kunwari lang, example ko na itong mga to. Sino magmamana itong bahay? Pag namatay na kami, di mo alam. Okay, ganito yan. Dalawa yan. So, ang default niyan, yung mga anak. Pero pag yung tatay, gusto niya, ano, sa kanya yun. Pwede siyang magkaroon ng kasulatan, ilalagay niya yan sa, ano, sa mga ipapanotaryo niya yan. Ito yung aking last will. Ang mamanahin, kung ayaw ko pamanahan yung mga anak ko, pwede yun. Alam niyo ba yun? Dahil loko-loko yung kunwari lang, ha? Ito, mabait naman ito eh. Kunwari lang,
ayaw ko talaga. Kaya mayroon akong kapit, for example, ganun. Gusto ko siyang pwedeng gawin yun. Okay? Kaya masama yun, okay? Kaya default niyan yung mga anak. Ngayon, sino papamanahan mo? Siyempre yung gusto mo. At madalas sa hindi, kaya nga nabagitan niyo, humility ay napagandang trait. Malamang sa hindi, ikaw yung mapamanahan. Alam niyo ba yun? Kahit hindi ko pamanahan din sa lupa, yung Diyos naman mapamana sa'yo. Ayun, doon ba tayo salvation? Mamaya pa din. Pero still, alamin nyo lang yan, sino yung gusto nating pamanahan minsan. Kasi pag siya namin pamana, parang swerte naman ito. Yan ang term, di ba? Pinagpala. Ibig sabihin, hindi ka na naghirap, meron ka na. Dahil lang, syempre, namatay yung ano. Ganun din sa Bible, yung mga hari, di ba? Actually, hindi perfect yun eh. Ganun ginagawa nila, pag ako yung hari, yung anak ko, yun siya yung next na hari. Pinapamana ko yung kingdom sa kanya. Again, hindi yung perfect will of God, pero yun ang nangyari sa Bible. Kaya napahamak din sila, pero still, imagine mo, ikaw yung, di ba, hindi ka naman kunwari napakagaling na warrior, eh, pero yung tatay mo, ganun. Oh, sino magmamana nun? Wow, gusto ko yun. Diba? So, kaya magpaka-humble kayo, lalo na yung tatay, nanay nyo, huwag yung kayabangan. Kung di nyo pa alam yan, di, ngayon, alam nyo na. Diba? Ang problema, huwag walang mamanahin. Ayun nga, at least yung iba, sabi ng iba, last ko kasi sa, naalala ko yung mga estudyante ko sa main church, eh, sabi nila, anong pinamana sa'yo? Kasi medyo mahirap lang sila, pero sabi nila, good looks po, pastor. Ay, pastor. Sir, good looks daw. Okay na rin, di ba? Madalas, education, yan. Ibang magulang, sobrang tamad, tinamad ng isa ngayon niya, libre na education, di ba? Public. So, pag hindi pa kayo pinag-aral, siguro, ikaw na yung loko-loko doon, di ba? Ayaw mo na talaga mag-aral. So, yan po yung pinapamana sa atin, amen? So, maging humble kayo. Pag hindi kayo pinamana, may magagawa ka ba? Pwede ka ba magreklamo? Alin ako magreklamo? Sa kanya yun, eh, sa tatay mo yun. Hindi ka pwede magreklamo. Pero yung mga humble, yung ano lang, wait, sumusunod lang, malamang sa kanya yun. Amen? So, doon tayo sa next. Number 3. Ano pa yung mga blessing ng mga meek? Gusto niyo na ba maging meek o gusto niyo maging mayabang? Okay, malalaman natin. Psalms. Ibasa po sa verse 6. Ready, go. The Lord lifteth up the meek, he casteth the meek down. Yung mga, ang Panginoon daw, tinataas yung mga humble, yung mga meek, at yung mga loko-loko, anong ginagawa? Binabato. Asa niya binabato? Hindi pataas, ha? Pababa. Anood ba kayo ng mga wrestling dati? Ate, mahilig kami dyan. Boom! Eh, yung mga stage, nagawa ganun-ganun, di ba? Binabalibag. Gusto mo, babalibag ka ng Diyos? Figuratively sabihin, yung pag talagang, di ba, yung mga mayabang, minsan magkakasakit. Ngayon, ang yabang mo, ha, inom ka ng inom dyan, ha. Nalakas ako, eh. Inom, yosi, inom. Makasigaw ka dyan, di ba? May mga gawin, mayabang, eh. Nung kailangan mo ng tulong, yung sinisigaw mo, siya pala yung makakatulong sa'yo. Paano yan? Di ba? Makakahiram ka ba doon? Tapos ka. Alam kang binalibag nung, boom, yabang mo kasi. At ang Diyos ang gumawa nun. Gusto mo yun? Ang sama naman ang Diyos. Di masama ang Diyos. Ikaw yung loko-loko pag ikaw binalibag ka ng Diyos. Amen? Pero yung mga humble, sunod lang ng sunod, niloloko-loko, eh, church-church ka pa dyan, Bible ka dyan. Pag tinaas kayo ng Diyos, maniwala kayo, iba dyan, yung mga aasal-aasal sa inyo dyan. Ba't kaya siya pinagpala ng Diyos? Nagtapat siya sa Diyos eh. Di ba? Mga bata, bata pa kayo, medyo malayo pa yan sa horizon nyo, pero kaya nga sinasabi ko na sa inyo. Magtapat lang pag ikaw, puro church ka, ibig sabihin nung gusto mo matuto. Hindi ka mayabang. Inaamin mo, hindi mo alam eh, anong direksyon ng buhay ko, hindi mo nga alam anong buhay eh. Direksyon pa. Di ba? Hindi mo alam yung mga terms, baka nga hindi mo pa alam yung Bible, di ba? Hindi mo alam, ang tagal ng instruction nito. Kala mo, magaling ngayon yung mga businessman. Matay din yun eh. Di ba?
Wala lang, iniisip ko yung mga, ano yung naisip yun. Basta yung, minsan yung mga taong maraming pera, hindi alam gagawin sa pera eh. Yun na kaawa. Pagkatapos mong yakuyin mo, hindi mo alam gagawin mo. Manakaw pa yan, di ba? Parang Solomon. Ang gagawin ko dito, dahil ko ang pera, iiwanan ko kanino, loko-loko. Anak ko, loko-loko, kasi isa ka pa eh. Alam yung si Solomon, di ba? Ang talino niya, nag-asawa siya ng marami. Hindi siya nakafocus sa pamilya niya. Loko-loko siya, di ba? Ang dami niyang pera, saan niya iiwanan yun? E kung matalino ka, humble ka lang. Isa lang, isa lang babae, di ba? Yung mga nag-asawa ng mga more than one, mayabang din yun. Alam niyo ba yun? Pogi ko kasi, loko-loko. Hindi ka pogi. Feeling mo lang yon. Kung marinig mo sinasabi sa'yo ng Diyos, ang yabang mo. Pangit mo sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil hindi ka lolokoy mo, babae. Iba nga, lalaki ni loko, di ba? Loko-loko talaga. So, hindi ka, huwag kang mayabang, amen? Ano nangyari sa mga nag-aasawa ng marami? Nabanggit ko sa Solomon. Bandang huli, nasayang. Sayang, pati, buti nga lang kung personal niyang buhay, eh, kingdom yun eh. Sumpa na ng Diyos yun, naalala niyo sa Deuteronomy? Pag nag-ipon niya ng marami, hahatiin ko yung kingdom niyo, papaalisin ko. Yun, exactly nangyari sa Israel. Ando na yung pagpapala ng Diyos, sinira nila lahat yun. Ganun din minsan yung mga tao. Iba, nasa church na, umalis pa. Pag umalis ka sa maayos na church, saan ka mapupunta? Sige nga. Na siyempre, hindi ka babalik dun sa ganun din, di ba? Pero dapat yun ang gawin mo. Pero pag umalis ka sa matinong church, malamang sa hindi. Doon ka pupulutin sa mga may paglokohan lang sa'yo. Dapat ka lang dun. Ayaw kita dito. Amen? Sino yung gusto dito sa Diyos? Sino yung gusto dito ng lolokohan lang? Umalis na kayo. Ngayon na, huwag na maghintay. Amen? May mga bata, bata pa kayo eh, nakututuwa mo, amen. Rhetoric lang yun. Pero, ayaw nyo sa Diyos, ayaw ko rin kayo dito, amen. Pero kung gusto nyo sa Diyos, at kayo ay meek, magpapakababa kayo, itataas kayo bandang huli ng Diyos, amen. Eh, pastor, may bigas dun eh, bigas, bigas. Pag-aaralin pa kami. Yung mga pinakalukulong nga sa gobyerno, alam nyo kung saan nag-aaral yan? Ang tindi ng mga school niyan. O, si Raulo pa rin. Bakit nangyari yun? Hindi sila dito nagpaturo. Dapat dito ka magpaturo. Huwag mo kakalimutan to kahit kailan. Amen? Ganun nangyari sa Israel kay Solomon. Napahamak sila. Kaya sabi dito, hintayin mo ang Diyos na magtaas sa'yo. Naintindihan nyo ba yung Diyos na magtataas? For example, yung mga kanya-kanya na naman yung politiko ngayon. Eh. Ang gagawin niyan, lalapit sa isang politiko, ganito usapan natin ha. O, itaas mo lang yung kamay ko. Okay na yun. Pipicture lang tayo. Tinaas yung kamay. Yung mga loko-loko rin, ay, tinaas ni Erop yung kamay na. Siguro, loko-loko rin yun din. Ngayon, Duterte naman ang sikat, di ba? Yun na pa sikat. Kahit sa US law, ganun yan. Sinasabi nun. Pero bawal dapat yun eh. Yung mga businesses, inusuportahan nila yung manok nila. Yung tawag yung manok eh. Kasi parang sunod-sunuran yung mga yan eh. So, huwag mong hayaan yung tao magtaas sa'yo. Amen? Ganun din yung mga showbiz na yan. Sinong pinakamagandang babae ngayon? Ay, pag nilagay ka dun sa ganyang magazine, sa ganyang TV, feeling mo lang yun. Ikaw yung maganda. Hindi naman, di ba? Pero pag ang Diyos na nagtaas sa'yo, katulad ng mga faithful nating mga babae, ng mga nanay natin, yan ang mga maganda talaga eh. Alam nyo ba yun? Mga humble lang yan, panghugas-hugas lang yan, laba-laba, pero tinaas yan ng Diyos, amen? Sila pala yung masaya, yung mga nanay. Kahit nasa bahay lang yan, hindi mo kailangang itaas ng ano dyan, di ba? Yung mga nasa TV, malungkot yun. Papakita ng kung ano-ano, parang mga prostitute yun. Gusto mo yun? Yun ang masaya, yung mga nagpapakababa. At ang Diyos ang magtataas. So number, nasa na ba tayo? Tingnan natin sa 149. Ganun din to eh. Alam nyo ba yung 149? Psalm, sikat din to eh. Ako naman, for the Lord taketh pleasure in His people. So, gusto ng Diyos ang kanyang mga tao. Sabi, He will beautify the meek with salvation. Ano yung sabihin ng beautify? Sino yung papaganda dito? Okay lang yung konting ganda, di ba? Inaayos mo, naliligo ka, nagusuklay ka.
Pero sino daw yung ang Diyos, papagandahin ka? Nabanggit ko na rin yung mga nanay. Diba? Minsan, natural, latabayan. Kaya alam niyo yung sino yung pinakamagandang babae talaga sa asawa nila? Sino? Yung mga nagpakababay, sumusunod. Isa yan, dalawa lang yan. Sa lalaki, mahalin mo yung asawa mo. Sa babae, sabi sa Bible, Ephesians 5, submit. Ganun yung meek eh. Kaya ka nagsasubmit, hindi mo gustong sapawan yung asawa mong lalaki kasi nga siya yung God-given authority sa bahay eh. Ba't mo siya kakalaban eh, di ba? So siya yung papagandahin. Kaya alam nyo ba, tingnan nyo yung mga nanay na sumusunod, nagpapakababa, maganda yan sa harapan ng asawa nila. Sobrang ganda. Amen? Amen. Makita nyo na. Hindi ako nagbibiro, maniwala kasi minsan hindi naiintindihan eh. Iba, kala nyo joke to. Pero hindi yan joke. Kaya yung ibang asawa, despise sa harapan ng asawa nila kasi hindi sumusunod. Kahit maganda, kasi ano ba yung mga latest ngayon naghiwalay? Malamang, yun yun. Yung dati namin boss, di ko sabi yung sino, yun ang narinig ko eh. Ba't ka makipaghiwalay? Kasi boss din ako eh. Yung iba naman balik, pinasubmit yung lalaki kasi mas mataas ang sweldo ko. Ang hirap ng ganun. Kahit sa mga pasto, nangyayari yun. Anyway, sa tayo, so, exaltation, hayaan mong Diyos ang magtaas sa'yo. Ang pogi mo pa, ang ganda mo pa, di ba? Next, number 4, natapos ba natin ito ngayon? Hindi ko alam, mukhang hindi. Isaiah 29, yun na yung mga blessing ng ano, ng meek. Ayan, 29:19. Kayo ulit, no? Ready, go. Weak also shall increase their joy in the Lord, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel. Okay, so ito yung gusto ko sabihin kanina, no? So, pansinin nyo, sino daw yung pagpapalain sa verse na yan? Una yung meek, pangalawa yung poor. Diba, pansinin nyo yan. Gusto ko sabihin ito kasi iba, mali yung definition ng poor. Pag sinabi nyo ng poor, malimos. Yung mga tamad dyan, ayaw magtrabaho. Dito, minsan may kumakatok dito. Eh, si mami yan, galit na galit siya pag ganyan. Kasi nga, alam niya, alam ka naman, ibigay sa kanya yung pera. Kasi ito, trabaho tayong trabaho dito. Siya, bibigyan lang. Eh, kung lahat tayo dito magbigay, ano yun? Wala, kahit 20. Minsan, minipresyuan pa nila yan eh. Meron po kayo dyan 20. Ayos to, ano mga malibos, 20. No? Eh, kung lahat sa Sudan Lucille magbigay ng 20 sa kanya sa isang araw, paano na? Di talo niya pa yung mga nagbenta ng, ano, di ba, nagtatabaho. Kaya hindi po yun, ha, yung gusto kong turo sa inyo ngayon, kaya pinatalin natin sa meek. Yung poor na sinasabi ng Bible is yun yung mga walang kalaban-laban. Andahan niyo po yan, sinabing poor, di ba? Minsan sinasabi sa English, ay, poor child, or poor man, poor, yung sabihin nung wala kang laban, di ba? Yung inaapi ka, yun ang sabihin nun. At madalas nga, madalas yung mahirap din talaga. Pero, hindi papasok dyan na pinagpapala ng Diyos yung mga poor na hingi ng hingi, hindi nagtatrabaho, hindi yun yung sinasabi dito, okay? Kaya pinaral sila, the meek also shall increase their joy to the Lord, the poor among men, paralel sila, shall rejoice in the Holy One of Israel. So, ano yung pagpapala daw ng mga meek? Ano yung pagpapala nila? Pareho po yan eh. Dalawa yan eh. Parang Proverbs. Joy. Okay? So number one, guidance. Pag ikaw yung meek, ikaw yung tuturuan, i-guide ka sa tamang daan. Kasi nagpapaguide ka eh. Yung mayabang, ayaw nyo, di huwag ka na. Number two, inheritance. Papamanahan ka. Blessing yun, di ba? Out of nowhere, ha! Meron na akong bahay. Kasi sumusunod ka. Pangatlo, exaltation. Dahil ikaw ay meek, itataas ka ng Diyos. Yung mga loko-loko, ibabalibag. Baliktad. Kaya sinabi rin sa Bible, sa New Testament, the first shall be last and the last first. Diba? Kaya huwag kayong mayabang. Ngayon naman, pang-apat, masaya. Diba? Ano yan? Joy or happiness. Pag ikaw daw ay meek, basta nakikita ko yung mga mayabang, talaga sila yung laging bida. Saya nila eh. Alam mo lang yun. Alam mo lang masaya yun. Kasi nga, kailangan nilang mag-appear na masaya. Pero pag sila lang yung mag-isa, hindi kontento yun.
walang kasiyahan nyo, katulad ng banggit ko sa inyo kanina, yung mga babaeng nasa bahay, may asawa sila, pero hindi sila nakikita yung maganda ako, sayang naman, mister ko lang nakakita. Pero mas sila yung masaya. Kasi mahal na mahal sila ng asawa nila at anak nila. Eh yung mga malandi dyan sa showbiz, palagi yung mahal sila ng asawa nila. Hindi yun, maniwala kayo. Yung mahal na mahal, ano ka lang yan, ang tao dito, pakitang tao ka lang yan eh. Kinapang display kasi pare-pareho kayo mataas. Ganun yung totoo niyan sa Hollywood. Kung gusto mong enjoy lang yung asawa mo, hindi mo kailangan pakita sa iba, tama? Namahalin mo siya, gagalangin mo siya, hindi mo papakita sa iba. Yun ang totoo. Kaya ang mga Meek daw, may sariling, may tunay na kaligayahan. Sabi dyan, hindi lang ano ha, sabi dyan, increase their joy. At hindi basta-basta. Kasi minsan masaya nga rin sa libutan eh. Pero, mga Kristiyano, ito yung maganda, saan sila masaya daw? Sa Panginoon sila masaya. Okay, ganito yan. Kunwari, again, sa mag-asawa. Kunwari, pinapasaya mo ng pinapasaya mo ng asawa mo, pinapasaya mo ng asawa. Iniwanan ka ng asawa mo, paano yan? Nasaan na yung saya mo? Wala na. Kasi yung pinapasaya mo, iniwanan ka na. Ang Diyos, iiwanan ka ba ng Diyos? Yun ang maganda. Kaya ang Diyos ang pasayahin mo ng pasayahin. Amen? At maging masaya ka sa Diyos. Sa mga plano nyo, sa fellowship nyo. Doon ka maging masaya, padagdag ng padagdag yan. Kaya nga nabanggit ko ulit yung mga may asawang babae, lalaki, ganun din. Kala mo, hugas-hugas yan, pero masaya yan. Hindi katulad yan ng iba. Naglilingkuran niya yung asawa niya, yung anak niya, lumalaki yung anak niya, masaya yan. Nakikita niya, lumalaki, maayos yung mga anak niya. Amen? Mataas ang antas ng kaligayahan ng ganun. Hindi katulad ng mga kunwari lang. Amen? At ganun din, yung mga poor shall rejoice in the Holy One of Israel. Sino yung Holy One of Israel? Hindi yung Panginoon din. Kaya number, inaantok na kayo. Number four. Ano na ako eh. Pito to eh. So number four, masaya ang mga humble. Kasi nga, ang Panginoon ang nagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Amen? Tulad natin, nabanggit na lang yung mga churches, di ba? Iba, mayaman eh. Masaya ba sila doon? Karami nga doon, diligtas eh. Tapos pag naalala niya tayo, alam niyo ba yun? Alam niya, dito siya naligtas, tapos isa iba sa atin. Tama ba yun? Parang masira na ulo mo. Kasi dito, hindi ka naligtas, dito, nagtuturo ng mali, tapos diyan ka pupunta. Mayiging masaya ka ba doon kahit may bigas ka? Alam mo, naglolokohan lang kayo. Yun yun, at ginagamit ka nila, nagpapagamit ka naman, ginagamit mo rin sila. Masaya ba yun, nagpagamitan? Nakakita na kayo ng ganung relationship. Kaya ibang mga bata, di ba, maganda. Ang gagawin nila, mag-asawa ng mayaman, matandang mayamang, madaling mamatay. Yan ang 4M na tawag nila, di ba? Natawa kayo, huwag niyong gagawin yun, ha? Pero may gumagawa nun. Masaya ba yun? Alam niyo yung mga matandang, bakit sila tumanda ng ganun? Either dinivorce sila ng asawa nila o inuna nila yung business or something. Malamang hindi rin sila okay. Kaya tumanda sila at malamang promiscuous yung buhay na. Alam yung promiscuous, hindi sila nag-aasawa, tunay kang lalaki, hindi normal yun. Diba? Dapat may asawa ka, kasama mo. Yung mga ayaw mag-asawa, madalas ang gagawin niyan is papalit-palit yan. Men, hindi masaya. Masaya ba yun? Salamat, masaya yung pero hindi pa rin. Bandang huli, sinong tunay kong minahal? Sana, sino sa kanil pa nag-invest? May pwede ka ba tawagin asawa mo? Wala. Ganun lalo yung lalaki, yung babae din. Nakikipaggamitan ka. Di ba? Nagpapagamit ka, gagamitan. Yung pala sa pera lang. Hindi masaya yun. Amen? Ang lungkot nun. Yung naasal ako kasi, iba't lalo sa mga TV, ganun eh. Nakita ko na aking true love. Paano? Yun nga, parang sugar daddy na eh. Alam nyo ba yun? Matanda na, tapos mahal daw niya yun. Hindi niya mahal yun. Amen? So, maging humble kayo. Hindi natin matatapos to. Mamaya yung contentment, maturity, and then salvation. Okay? Mamayang hapon na lang po yan. So, again, ulitin ko. Blessings of the meek, guidance, inheritance, exaltation, happiness, or joy. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba may humble?
Sana. Ngayon, pastor, hindi talaga ako humble eh. Pwede naman niyang i-adapt, di ba? Pwede mong gawin niya. Kung hindi ka humble ngayon, hindi magpaka-humble ka na. Ibig sabihin lang humble, mag-submit eh, di ba? Tulad niyan. Pastor, parang konti natin dito, pero mag-submit ka. Ito yung totoo eh. Huwag kang nakatingin na sa maraming pera. Maniwala ko yun, mas mahirap yun. Ano sila dun? Di sila makapaglingkod ng tama sa Diyos doon kasi nga, nauna na yung pera. Okay? So sana, mag-humble tayo, men. Mga bata, makinig. Pag sinabing ito yung tama, gawin nyo na rin. Amen? Amen. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat at nakita namin, Panginoon, mga blessings pala, napakarami pala. At mga ganda yung blessing ng mga meek, mga humble, we pray na ito yung desire ng bawat isa, na kayo pala nagbibigay ng guidance, ng tinatawag namin exaltation, inheritance, at joy. Marami pa mamaya, Panginoon, I pray na kayo po ay malugod din po sa amin at magpakababa kami dahil naman kami talaga ay mababa sa harapan nyo. So I pray, hindi kami maging mayabang, Panginoon, na alamin namin yung kalooban, sundin ito. Sa mga bata, Panginoon, unti-unti, Lord, but I pray na magiging totoo sa aming buhay ito, Lord, na maging ano kami, humble, Panginoon. So, patuloy na yung mamaya, Panginoon. Pagbalahin niyo pong bawat isa. Ang pagkain, Lord, ang baptism, Panginoon. May salamat dito. In Jesus' name, we pray. Amen. Let's sing another song.